dyan. So yung video natin ngayon guys ay about dun sa last na previous na in-upload ko na video na pag-incubate ko ng mga itlog ng aking panimulang backyard poultry. Yan po sila. So nagsimula lang ako sa 11 piraso. So nagkaroon na siya ng mga itlog, nangitlog na siya, nag-start ng mga itlog. So bumili tayo ng ano, ng incubator. At sa pangatlong try ko na paggamit ng incubator, nakapapisa ako ngayon. So yun guys, yung una ko kasi palpak, nag-rely lang din ako sa ano, sa mga vlog, sa mga nagpo-poultry din. At pangalawa, palpak din. So yun, nag-try pa rin ako kasi gusto ko magparami ng ano, ng ganitong lahi ng manok. Pagpapisa tayo ng 8 sisiw, namatay yung isa sa 15 piraso na itlog. So brown egg to ang mga itlog dito. Ito siya yung sisiw niya, guys. So di ko lang siya napakita sa inyo guys sa video, yung simula ng aking ano, yung paglipat ko sa kanya doon galing sa incubator. So sa mga mag-i-start po ng mag-i-start pa lang po ng ganitong pag-aalaga, kung gusto niyo makapag-alaga ng mga ganitong ay mabuksan na lahi ng manok, ito po siya. Ayan, mahina kasi itong isa, mahina oh. Ayan oh. Galing na yan sa incubator. So yan lang ang napapisa ko. Pito na lang yung natira. Kasi yung isa namatay. So yun, ibibigay ko sa inyo yung kunting na laman ko sa pagpapisa ng mga itlog na to. Kasi sa experience ko, kasi nagbase lang din ako sa mga vlog guys, sa mga nagvlog ng ganitong ano, ng ganitong pagpapisa ng mga sisiw. So bibigay ko sa inyo guys yung tips na aking nalaman based dun sa aking pagpapapisa. Yung lahi pala nitong ano, manok na mga binili ko, Rhode Island. Yan po sila, Rhode Island. Mabalahibo siya pero malaki yung kanyang katawan kumpara sa mga ordinaryong manok natin dito sa Pilipinas na mga native. Ito native din dito sa ibang bansa. So yung kagandahan nito, medyo may kataasan ang presyo nito kung ibibinta mo, at yung kanyang mga itlog may kamahalan, medyo mataas kumpara sa white egg. Ito kasi brown egg to guys eh, brown egg. So kaya itong naisipan ko na mag-alagain, kaya susubukan natin magparami. So guys, patingnan natin ngayon yung papakita ko sa kanya. Bibigyan ko kayo ng konting tips kung paano ko napapisa yon. So baguhan lang din ako guys, baguhan lang din tayo guys na nagpo-poultry. Gusto ko lang din matuto at gusto ko lang din i-share sa inyo yung natutunan ko para at least kahit paano may-apply nyo. So puntahan natin yung ating incubator. So ito na guys yung incubator natin. So ipapakita ko sa inyo guys yung natira. So susubukan ko pa kasi ng isang araw, baka mamaya may mapisa pa dito. Pero parang ano na, parang malabo. Pero susubukan pa natin isang araw pa. Pag hindi pa ito mapisa lahat, saka na natin siya tatanggalin. Magpanibago na naman tayo kasi may mga bagong itlog na naman guys. So tingnan nyo, brown, brown ang egg niya. Di ba mahal yan? So yun guys, bibigyan ko kayo guys ng tips guys kung paano na papisa ko tong itlog na to gamit yung incubator na binili ko sa online. Sa Lazada lang to guys na bili ko na ano, na incubator. So sa mga first timer magamit nito na bumili lang din sa online, so medyo mahirap magamit nito kasi nga syempre hindi naman natin sa atin tinuturo sa online. Pag bumili ka Lazada or sa ibang mga online apps na
kung saan ka makakabili ng ganitong incubator. So guys, yung ginamit ko na ano, nung una kasi, nakita ko sa vlog, ginaya ko lang din. Yung unang ginawa ko dito, so ang temperature niya, 37.5. Tapos, ang gawin daw, is ikutin every other day. So, yung unang try ko, wala akong napapisa pakalipas ng 21 days. So, every other day yung ginawa ko. Pangalawang try ko dito, nakita ko din sa vlog, tapos may nag-advise din sa akin na huwag ko daw iikutin simula nang ilagay ko dito yung itlog. Huwag ko daw iikutin sa 10 araw. After ng 10 days, saka na ako mag-start ng paikot. Tapos din mag-i-stop ako ng 19 days magpaikot hanggang mapisa na yung itlog. So pumalpak din, wala din nangyari. Pero ang binigay sa akin na temperature noon, pangalawa kong try, 39 degrees yung aking temperature. So hindi ko rin siya napapisa. So yung last na ginawa ko guys, ganito guys. Kung mapapansin nyo guys, dito sa incubator na to, mayroon siya ditong butas. Ito yung pasukan ng hangin. Ang required pala na temperature sa mga itlog ng manok, 37.5. So, pero dapat hindi siya makapermanente sa 37.5. Dapat bumaba siya minsan ng 37.2, 37.3, 37.5. Dapat nakafix siya, nag-adjust yung temperature niya. So ang ginawa ko guys, para ma-adjust ko, kasi dapat hindi mo naman ito lagi oras-oras kailangan pindutin. So mapupunta lang dito lahat ng oras mo para lang mapababa mo siya. So ang ginagawa ko guys, pag ganyan 37.5, gusto ko siya pababain, bubuksan ko pa to para bumaba pa yung kanyang temperature. Napansin nyo guys, bumaba siya kasi medyo lumamig yung pasok ng hangin. Pag gusto ko tumaas yung temperature, bumalik sa 37.5, iko-close ko to ng kunti lang yung butas para tumaas ulit ng 37.5. So yung paggaganito pala guys, bigyan ko kayo ng tips. Hindi siya basta-basta, kailangan mo talaga ng oras. Bibigyan mo, lalalanan mo ng oras siya para mamonitor mo yung temperature ng itlog para makapapisa ka ng marami. So yun ang ginawa ko, kasi base lang din yun sa napanood sa mga vlog, na hindi pala siya ganun kadali magpapisa ng mga itlog. Hindi mo siya pwede pabayaan lang. Kailangan mo siya i-monitor. So yan, 37.5. Pag napansin nyo na medyo matagal na siya 37.5, dapat pababaan nyo na naman siya. Bubuksan nyo na naman to ng kunti para medyo lumamig yung hangin na pasok. Bumaba yung temperature. So ganun lang po yung ginawa ko dito sa temperature. 37.5. Para mapababa ko siya, bubuksan ko siya ng kunti, maya-maya. O kaya bukas, bubuksan ko siya ng malaki, then babalik ko naman sa kinabukasan sa next day. Papataasin ko naman temperature niya, i-close ko na naman to ng kunti. Na kunti lang yung butas. Tapos kaya sa other day na naman, gano'n naman, bubuksan ko na naman siya. So para ma-maintain ko yung 37.2, 37.3 hanggang 37.5, balik sana pababa naman ng temperature hanggang 37.2. So dapat ganun ang temperature. So based yun sa experiment na ginamit ko kung ba't ako nakapapisa. So tapos yung paglipat ng itlog guys, yung ganito, binabalik ko siya every day. Hapon-hapon ko siya binabalik. So, diba, nalagay nyo siya ganyan mga posisyon. Guys, oh. Naganyan ang posisyon yan. So, ililipat ko lang siya para mabaliktad. Babaliktad rin ko siya. Pero dahan-dahan lang. Paganyan lang, guys. Oh. Yan. Di ko na siya inaangat. Pinapagulong ko lang siya paganyan. Yan. Di ko na nilagay yung pinagana yung roller. May roller to, kaso wala nangyari sa roller. Meron siyang remote control na para magbalik siya kung sa magbaliktad yung itlog. Kaso hindi rin ako nakapapisa. Yun ang ginamit ko sa una kong testing nitong
So ganoon lang, hindi mo na siya kailangan iangat. Papagulungin mo lang siya pag ganyan. So sunod naman araw, ganoon na naman. Balik mo na naman. Sunod naman araw, balik mo na naman. Hindi mo na siya kailangan angat kasi masisira yung itlog pag yung naaalog siya ng malakas. So yun lang guys. Yung tips sa ngayon na may bibigay ko sa inyo. Based dun sa na-experience ko guys, kung ba't ako nakapapisa ng sisiw. Nakapapisa tayo ng mga itlog na ating Rhode Island. Kasi yung Rhode Island guys, hindi siya naglilimlim. Kaya kailangan mo siya ng ganito. Panay lang ang itlog niya. So hindi ka makakaparami kung hindi mo ka magagamit ng incubator. So yun guys, hanggang sa muling video natin. So mag-comment lang po kayo kung may gusto kayong itanong. Baka may nakalimutan akong sabihin. So maraming salamat guys.